Magandang araw, Calabarzon, Pilipinas at sa buong mundo. Ako na naman po, si Rex Avila del Rosario, ang tagapaghatid sa inyo ng balita para dito sa Calabarzon Trends News Patrol. Sa pagkakataong ito, napakarami natin nasasagap na balita. May balitang masaya, may balitang malungkot, may balitang maganda, may balitang hindi maganda, may balitang positibo sa pananaw sa buhay, may balitang negatibo ang ganap nangyayari sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, nais natin makarinig muna kayong lahat na isang mabuting balita ng kaligtasan. At ito ihahatid sa atin, walang iba, kundi ng ating assistant parish priest ng ngayon ay ng Our Lady of the Holy Most Rosary dyan sa Rosario, Cavite, na walang iba po, kundi si Reverend Father Alex Boyet Dapitan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ni Kristo. Tayo po ngayon ay Lunes, August 3, sa 18th linggo sa karaniwang panahon. Babasahin ko po sa araw na ito ang mabuting balita bilang gabay po natin sa ating buong linggo na paglalakbay kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nung nabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang mabigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dalawang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpireperaso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pireperasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Napakaganda po ng ating mabuting balita sa araw na ito. Actually, itong mabuting balita natin ay ito rin po yung ating mabuting balita kahapon nung Linggo. No? Sabi nga ng Panginoon, no, sa mabuting balita ay kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Meron po tayong responsibilidad at misyon sa ating kapwa. Huwag ko nating hayaan ng ating mga kapatid ay magutom. Huwag natin hayaan ang ating mga kapatid na nahihirapan. Katulad ni Jesus, nawa ay magkaroon po tayo ng kabag sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ipanalangin natin sa Panginoon na sana tayong lahat ay pagpalain niya at bigyan niya ng lakas ng loob na tumulong at higit sa lahat magmalasakit sa ating kapwa. Ama, salamat sa mabuting balita na aming napakinggan sa araw na ito. Gabayan mo po kami sa buong linggo ng aming paglalakbay na nawa makita namin ang kahalagahan ng aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu Santo at sa gabay ng Mahal na Inang si Maria. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Reverend Father Alex Boyet Dapitan. Sa mga hindi po nakakilala kay Father Boyet, siya po ay isang taong naglingkod dito sa Bayan na Indang bilang assistant parish priest dito sa St. Gregory the Great Parish dito sa Indang, Cavite. At ngayon nga po, nalipat na siya ng destino doon sa Bayan ng Rosario, Cavite, doon sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, sa mismong sa Bayan ng Rosario, Cavite po.
At kung meron po kayong mga mabibigat na problema pinagdadaanan, ay maaari po ninyong i-my private message sa Facebook page nito ng Calabarzon Trends, kung saan kasalukuyang umeere itong ating Calabarzon Trends News Patrol. Ang inyong mga problema ay sisikaping bigyang kagaanan ng kalooban sa pamamagitan ng payo at panalangin ni Father Boyet Dapitan sa kanyang segment na ito na Refleksyon. Samantala, nililinaw ng editorial board staff ng Calabarzon Trends na anumang balita at artikulo mapasulat o mapabidyo man dito sa Calabarzon Trends News Patrol at sa FB page ng Calabarzon Trends na minsan ay mayroong masasayalang tema, ay ipinagbibigay alam namin sa inyong lahat na walang kinalaman at kaugnayan dito si Reverend Father Alex Boyet Dapitan at ang inang simbahan. Tanging tulong at usaping moral at spiritual lamang ang kanyang bahagi sa programang ito at sa FB page ng Calabarzon Trends para sa kanyang segment Refleksyon, mga salita ng Diyos at mga pananalangin. Kaya maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Rex Del Rosario, ang tagapaghatid sa inyo ng balita para dito sa Calabarzon Trends News Patrol ng FB page ng Calabarzon Trends. Pakisubaybayan nyo pa ang mga susunod nating balitaan dito. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.